we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Kung wala kang kaya, ibibigyan ka. At ipagkakalog ka ng pamahalaan. Exclusive lalaking wanted sa kasong pagpatay sa isang negosyante sa Lipas City noong nakarang taon, natimbog ng otoridad. Ilang mangingisda sa Batangas hindi muna pumalaot dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Bukluran ng mga mangingisda sa Batangas, umaapela ng tulong sa pamahalaan. Babaeng may kondisyon sa pag-iisip, ni-rescue ng mga otoridad dahil sa umano'y ulat ng pambabato sa kalsada sa Batangas City. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa susunod na linggo ayon sa DOE. At Kapuso OST Princess Hannah Presilias at Sparkle Sofia Pablo at Allen Ansay nakisaya sa makulay na pagbubukas ng Kalakatsyara Festival 2024. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Dahil sa nararanasang matinding init ng panahon, hindi muna pumalaot ang ilang mangingisda sa Batangas. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, may collaboration daw yung BIFAR at Agri Office sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tumugon sa hinaing ng mga mangingisda. Nakatabi na ang bangkang pangisda ni Jomer ng Barangay Simlong sa Batangas City. Nakapalaot pa siya kaninang umaga, pero wala rin naman daw siyang naiuwing isda. Baka mainit niya eh. Kung nagdaman lang ang klima ng kwan. Minsan rin may nadating na isda, marami. Minsan may wala. Nasa 100 ang mga mangingisda sa kanilang barangay at halos 20 raw ang pinipiling hindi pumalaot dahil sa nakapapasong init. Ang ilan, nagkukumpuni muna ng bangka. Nagtataban sila eh, wala naman siyang mahuli. Sila na baka ngayon, maestro na gayon. Habang napalaot sila. Sa grupo ng buklurang mangingisdang Batanggenyo, nabawasan na daw ang pumapalaot sa kanila. Nag-iingat daw at ayaw ipagsapalaran ng kalusugan. 40% siguro ang hindi nakakasapat ng paglalaot. Oh. Eh. Mayigit kami 1,000 kung talagang susumahin lahat. Palagyan na natin na nabawasan kami ng mga 400. Sabi ng samahan, malaki ang nawawalang kita sa mga mangingisda. Hiling ng grupo sa pamahalaan ng ayuda o di kaya cash for work program na dati na raw ginagawa sa kanilang sektor kapag nasasapulang epekto ng extreme weather condition. 50% pa lang ang kinikita. Kakahalaga ng 300, 350. O pag nakatatlong sila eh, di may mahigit na 1,000 na sila. Mawawalan silang kita. May validation na raw ang Provincial Agriculture Office ng Batangas tungkol dito. May ugnayan na rin ang BIFAR sa ibang sangay ng pamahalaan. Alamin kung alin yung mga family na immediately nangangailangan talaga ng ayuda at pagkain. May mga partnership naman po kami with the SWD. Kunwari po, yung nagtatayo po ng mga library enterprises. So, ganun po yung sinisimulan na po namin. Pwede raw makipag-ugnayan ang mga apektadong mangingisda sa local agriculture office nila. Ace, ayon pa sa Agri Office, may binuo silang provincial task force. Ito'y para makumpirma sa iba't ibang munisipyo yung aktwal na bilang ng mga mangingisda na sa pool nitong nararanasang tag-init. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Good news mga kapuso, inaasahan ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading prices, 20 hanggang 45 centavos ang inaasahang bawas presyo sa kada litro ng diesel, 50 hanggang 70 centavos sa gasolina, at 60 hanggang 90 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, ang pagbaba sa presyo ng langis sa merkado ay bunsod ng inaasahang ceasefire sa pagitan ng Israel at Gaza, kawalan ng katiyakan sa pagbabawas ng interest rate at pagtaas ng inventaryo ng langis sa bansang Amerika.
Ang final price adjustment ay iaanunsyo naman ng kumpanya ng langis sa Lunes at ipatutupad sa Martes, May 7. Natimbog ng Highway Patrol Group ang lalaking wanted sa kasong pagpatay sa isang negosyante sa Lipas City. Tutukan niyan sa exclusive report ni Denise Abante. Sa isang barong-barong na ito sa Makati City, kalmadong pinuntahan ng Highway Patrol Group Batangas ang 28-anyos na akusado sa pagpatay sa isang 55-anyos na negosyante sa Lipas City, Batangas noong December 16, 2023. Binasahan ang kanyang karapatan ng suspect at pinusasan na agad din namang sumama sa otoridad. Ito po isang intelligence-driven operation wherein nakatanggap tayo ng information sa whereabouts itong ating suspect na na-involve sa kasong murder. Operation ng Service of Warrant of Arrest dito sa Makati, kung saan po siya nalaman natin na nagtatago. Siguro mga 4 na buwan na ho since na-commit niya yung krimen. Paliwanag ng Highway Patrol Group, hindi lamang tuwing may sasakyang damay sa insidente sila maaaring manghuli ng mga akusado. Yes, as police officer, kasi kami yung mga highway patrol is police officers pa rin kami, di ba? So it is our mandate pa rin. Kahit hindi crimes involving mga sasakyan, pwede pa rin namin trabawin. Sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog sa suspect, pinagsisisihan na niya ang kanyang nagawang krimen. Pinagsisisihan ko yung mga nagawa ko. Regarding naman dun sa ano ma'am, sa nagawa ko sa Lipa, Batangas, dala lang ako ma'am ng ano, stress saka pressure na rin. Kasi pinasa kasi ako ng pinasa na may babalik yung pera. Papaya kasi ako ng napaya, tapos ako na yung nasisisid. Hindi na inilahad pa ng suspect kung kaninong baril ang ginamit niya sa krimen. Aniya, sa korte na lang daw niya ipapaliwanag ang lahat. Sinisikap pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuha na ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa pagkakadakip ng akusado. Ay ba kung alam niyo mayroon kayong mga kaso na ganito, pwede naman kayong mag-surrender sa kahit anong himpilan ng pulisya. Doon naman sa mga mamamayan na alam nila may impormasyon sila, katulad nung nakuha namin impormasyon dito sa kasong ito, wag po silang matakot o mag-atubili na lumapit sa kahit anong himpilan ng pulisya sa mga police stations para magbigay ng impormasyon o magsumbong sa mga whereabouts itong mga taong may ganitong may mga ito, warrant. Hinahanap na itong ating batas. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sumiklab ang grass fire sa Taal Volcano Island kagabi. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Bandang alas 6 kagabi, sumiklab ang sunog sa talahiba ng Taal Volcano Island, sakop ng Barangay Pulang Lupa, San Nicolas, Batangas. Batay sa investigasyon ng BFP San Nicolas, pinaniniwala ang naiwang pinaglutuan ng mga caretakers sa palaisdaan sa Taal Lake ang sanhi ng apoy. Nagamit naman nila doon ni kahoy eh. Sanhi nga ng hindi proper na, ano, na pag-dispose ng ano, ay siguro hindi ganun na lang ano, na pagkawans na baka naman ng hangin. Hindi naman daw nagkukulang sa pagbabantay ang mga otoridad sa lugar. Pumupunta naman kami doon at meron din naman kaming mga taong nakakausap doon. Eh, siyempre, pagka ganun, laking pa na yan. Ayon sa FIVOX, walang nadamay na mga aparato nila sa lugar. Alas 4 ng madaling araw kanina nang ideklarang fire out, inaalam pa ang kabuang lawak ng sunog. Samantala, nakapagtala naman ang 9 na volcanic earthquakes kabilang ang 8 volcanic tremors sa Vulkang Taal. Tumagal ito ng 2 hanggang 7 minuto. Sa pinakahuling datos na inilabas ng FIVOX, nasa mahigit 2,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng Vulkang Taal na may 900 metro ang taas. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na bawal ang anumang aktibidad sa Taal Volcano Island na deklaradong permanent danger zone. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sinimula na ng City Engineer's Office ang pagsasaayos ng drainage system sa Barangay Bulbok, Batangas City. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Matapos ang pagbabakla sa mga kubol sa bahaging ito ng kalsada sa Barangay Bulbok sa Batangas City, papel naman ngayon ng City Engineer's Office ang pagsasaayos at pagpapalawak ng drainage system dito. Matatanda ang iniinda ng ilang residente ang naipon ng tubig sa may eskinita na nagdadala ng masangsang na amoy at sakit sa kanila. Parang ang gagalaw na dito yung City Engineer's Office para po sa program of work at implementation po ng project. Aasahan po namin yon dahil sabi na nga po ng ating disaster
ng city disaster, yan naman po ay nakaplano na. Nasimula na ng City Engineer's Office ang paghuhukay sa bahaging ito na parte ng ginagawang pagre-repair pero walang gumagawa sa lugar ngayong araw. Wala ang taga City Engineer's Office opisina na may hawak sa proyekto dahil nakalivraw ito pero tiniyak na hindi iiwan ang nakatengga ang paggawain. Po yung assessment nga po kung kaano kalalim at kung kaano natin dadalhin ang hukay papunta doon sa outfall para po maganda ang flow ng tubig. Tututukan daw ng barangay ang proyekto. Pinamamadali na rin ang pagsasaayos eskinita na barado ng tubig bago pa man dumating ang tag-ulan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Dumagsa ang mga deboto sa tradisyonal na pagtatagpo ng magkapatid ng Poong Santa Cruz ng Bawan at Alitagtag sa Batangas. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Pasado alas 5 ng umaga kahapon nang umalis sa Immaculate Conception Parish Church sa Bawan, Batangas, ang convoy ng Mahal na Poong Santa Cruz ng Bawan patungong bayan ng Alitagtag para sa pagtatagpo ng magkapatid na Poong Santa Cruz ng dalawang bayan. Tradisyon ito ng mga bawanggenyo at mga taga-Alitagtag tuwing ikadalawa ng Mayo kung saan sinusundo ng Poong Santa Cruz ng Bawan ang kanyang kapatid na Poon sa Alitagtag, Batangas para sa pagdiriwang ng kapistahan ng Poon ngayong araw, ikatlo ng Mayo. Mainit namang sinalubong ng mga deboto ang pagtatagpo ng magkapatid na Cruz. Nagpapangalaga sa lahat ng panahon. Ang aming pagsasama-sama rito ay patunay na aming walang maliw na panahalin. Sabay silang naglakbay patungo sa kapilya ng Binukalan, ang lugar kung saan sinasabing unang nakita ang kahoy na pinagmula ng dalawang krus. Inalayan sila ng luwa o bating pagtanggap sa paraang patula. Sa matinding awitin, buong siglang ipahayag lahat nating pagpupuri. Walang hanggang pasasalamat. At sinayaw ng subli ang tradisyonal na sayaw ng mga Batanggenyo na nagpaparangal sa Santa Cruz. Sinundan ito ng misa konselebrada na pinangunahan ni Monsignor Alfredo Madlang Bayan. Inihayag niya sa kanyang homilya ang mga himalang nagawa ng Poong Santa Cruz. Ang Cruz na kinatatakutan ng mga tao dahil ang Cruz ay sagbisag ng kamakayan, ng kaparusahan ng lahat ng masasamang bagay ay nagkaroon na ng ibang kaugnayan. Kaligtasan. Yan ho ang ginamit ni Jesus na paraan para tayo iligtas. Matapos ang misa, muling tumulak ang magkapatid na Poon sa Bawan. Dito'y sinalubong sila ng mga manunubli mula sa mahigit 20 paaralan at pribadong sektor sa bayan. Naghagis naman ng mga bulaklak at humalik sa mga Poon ang ilang mga deboto. Nakaabang sa tulay ng manghinawang ilang replika ng Poong Santa Cruz na pagmamay-ari ng iba't ibang deboto. Kasama nila ang ilang mga higanteng suot ang makukulay na damit na tila mga manunubli rin. Ang grupong ito ng mga kababaihan ni Naaling Mila mula sa Barangay San Roque, hindi alintana ang init ng panahon, masilayan lamang ang magkapatid na Poon. Buhay na saksi raw kasi siya sa mga biyaya na pinagkakaloob ng kanilang patron. Kayang-kaya namin lahat. Nagiging malakas kami at talagang kinakaya namin lahat ng mga pinagdadaanan namin. Binibigyan kami ng lakas ng loob, tiwala sa sarili at lahat-lahat na. Natutuwa po ako. Talagang lagi ko po siyang inano kahit mainit. Basta habang gusto ko, okay lahat. Matapos ang pagsalubong sa magkapatid na Cruz, tumulak ang convoy sa Immaculate Conception Parish Church sa Bawan upang doon muling alayan ng sayaw ng subli. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Nirescue ng mga otoridad ng isang babaeng may kondisyon sa pag-iisip sa Batangas City dahil sa umano'y ulat ng pambabato sa kalsada. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Nang makatsyempo ang mga tauhan ng barangay, agad na kinuha ang babaeng yan sa gilid ng kalsada sa Barangay Bulbok sa Batangas City. Nagpupumiglas ang babae na nagpahirap sa pag-rescue rito. Nagdudulot umano ng takot sa mga residente at motorista ang babaeng may kondisyon umano sa pag-iisip dahil sa mga ulat na pamamato nito sa mga dumaraan. May mga residente na talaga dito na may bata na dumaan, na parang hinarangan at saka paggalagala. Ayon sa ina ng babae, nakakatakas daw ito sa kanilang bahay. Ilang beses na rin daw nadala sa paggamutan ng anak. Nung manggaling sa Bicol, pagbalik ko dito, ganyan na siya. Pero siya uwi na paggamot namin, tapos hindi naman na ipatuloy. Ilang ulit na pinapakalma ng mga rescuer ang babae, pinainom ng tubig, pero hindi pa rin siya nagpapatinag. Bantayan po na magulang talaga po. Sinasabi ko nga po doon sa kamag-anak ay sila ang higit na may nakakaalam. Hanggang sa makasakay sa police mobile, balisa pa rin siya. Ayon sa barangay, ite-turn over na siya sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO para maobserbahan dito. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Daing ng ilang tindera sa Lipas City Public Market ang matumal na bentahan ng gulay kahit walang paggalaw sa presyo nito. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Halos isang buong araw na raw sa palengke ang tinderang si Lean sa Lipa City. Madaling araw pa siya nagsimulang magtinda sa gulayan pero hanggang magtatanghali kanina, halos kakaunti pa raw ang nababawas sa kanyang paninda. Bagamat walang paggalaw sa presyo ng gulay, matumal pa rin daw ang bentahan. Minsan po kung nataas yung di minsan po binababa na rin ng konti. Nagbababa na ho ng konti. So mainit din. Sobrang init. Ang iba ho'y parang ayaw na lumabas. Sa ngayon kasi naglalaro pa rin sa 80 hanggang 120 pesos ang kada kilo ng gulay na mabibili sa Lipas City Public Market. Wala pang naitatalang pagtaas simula noong pagpasok ng Enero sa kabila ng nararanasang init ng panahon. Tingin ng ilang mga tindera, posibleng dahil sa mababang demand ng gulay kaya hindi pa rin tumataas ang presyo nito. Indikasyon na rin daw na matumal na bentahan. Kaya ang tinderang si Aling Milet tinatsaga ang pagbabalat at paghihiwa ng kalabasang pansahog sa Pinakbet na order sa kanya ng isang restaurant. Sa ganitong paraan daw, mas nabebenta ang mga gulay kahit sa murang halaga. Halos na luluma ang gulay. Pag hindi mo papasukan ng ganitong gagayatin, ganari, binibigay ng murang, magagayat ng ganari, para lang mabenta. Magtatanghali na kanina pero kapansin-pansin na halos kakaunti at halos wala ng mga mamimili. Posible raw na ayaw nang lumabas ng bahay ng ilan dahil sa init ng panahon. Pero ang oras na ito raw, ang pinaka-inaabangan ng mamimiling si Aling Vilma. Ngayon lang ako maluwag kasi may alaga akong bata. Maluwag. Ayos naman. Bumaba para mabili. Maraming mabili. Sa mensaheng ipinadala ng pamunuan ng pamilihan, wala pang abiso sa kanila ang mga supplier kung magkakaroon ng pagbabago sa presyo ng gulay. Stable pa rin naman ang presyo ng karneng baboy na naglalaro sa 340 to 360 pesos at karneng manok na 220 pesos kada kilo. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Tunghaya ng makulay at masayang pagbubukas ng Kalakatsyara Festival 2024 sa Calacas City. Ang all-out na pagbirit ni Kapuso o Esther Princess Hannah Priscillas, hinangaan ng Calacazens. Silipin yan sa report ni Hazel Alviar. Makulay at masayang tugtugan ang parada sa pagbubukas ng Kalakatsyara Festival 2024 sa Calacas City, Batangas kahapon. Ang City Gymnasium na puno ng mga Calacazens na nag-abang sa pagrampa ng mga binibining kalaka suot ang kani-kanilang Filipiniana gowns. Red Rose Tenorio, bagong tubig! Mas naging kapanapanabig pa ang pagbubukas ng kapistahan sa lungsod sa all-out na pagbirit ni Kapuso OST Princess at member ng Divas of the Queendom ng All Out Sundays na si Hannah Priscillas. Jeremiah Tanco na nagbahagi kung paano niya napapanatili ang kanyang magandang boses. Nakaka
nakakatuwa na matagal ko nang gustong pumunta dito sa Kalaka dahil may friends ako dito. And ngayon, dito na nga ako, nag-perform pa ako, kaya bonus na rin yun. Listening po talaga. Dahil mahilig po ako makinig ng music sa mga various artists. The same time, practice. Super galing po nila kumanta. Very grateful po ako and na-appreciate ko po na sila po yung piniling artist po para mag-perform dito. Inabangan din ang performances ni na upcoming GMA Afternoon Prime Series na Princesa Rai City Jail Stars Sofia Pablo at Allen Ansay na nagpakilig sa kanilang mga fans. Super galing, nakakakilig! Nakakilig po sobra. Sofia Pablo at Allen Ansa, super fan. Masaya ko mag mga fiesta, mga festival. So natutuwa kami kapag nakakapunta kami sa mga ganito. Sobrang overwhelming kami kasi talagang sobrang saya nung pagtanggap nila sa amin. Mabilis lang pero sulit talaga. Bukod sa mga inabangang performances, ibinida rin sa AgriFair ang mga ipinagmamalaking produktong agrikultural ng 40 mga barangay sa lungsod. Patunay ang kanilang masaganang ani na sila'y may maipagmamalaki na dahilan ng pagdiriwang ng kapistahan kasabay ng pagdiriwang ng pagkakatatag ng Kalaka bilang isang lungsod. Sino-showcase namin yung aming cottage industry dito? Marami kayo, almost every booth ay may makikita kayong atsara. Napakasarap po ng atsara ng Kalaka. Kahit ito hindi masarap ang ulam, basta't may kalakatsara o may atsara po, ay sasarap na rin po ang kain natin. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alvior, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern, Tagalog. Buhay na buhay pa rin ang tradisyonal na sayaw na subli sa Batangas, lalo na ngayong araw kung kailan ipinagdiriwang ang kapistahan ng Puong Santa Cruz. Isa itong anyo ng debosyon at sayaw panalangin na may kahalong awitan na sinasayaw bilang pagpaparangal sa Puong Santa Cruz. Sa paglipas ng panahon, ang subli nagkaroon ng iba't ibang rendisyon ng sayaw mula sa iba't ibang bayan ng Batangas. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon si Ginoong Jose Mendoza, ang advisor ng Subli Group o Pook Agoncillo. Magandang hapon po, Ginoong Jose. Magandang hapon, man. Sir, saan nagsimula o nagmula ang sayaw na subli? Sa pagkaalam namin, yung subli ng Pook Agoncillo ay nagmula is either from Bawan or Alitagtag. Doon talaga nang galing yon. Sir, paano naman po pinakikita ng subli ang kultura at tradisyon ng mga taga-Batangas? Ang masasabi ko ay tungkol sa nararanasan namin dito sa aming barangay. Dahil although ang subli ay matagal na sa Bawan and Alitagtag, at saka sa aming barangay naman siguro mga more than 100 years or 200 years na yan dito sa amin, ang effect nito ay dito sa amin lang ang aking pwedeng sabihin. Dahil hindi lahat ng buong Batangas ay alam nila ang subli. Lately lang na ini-embrace ng buong Batangas ito bilang kultura na nagre-represent dito. Sa aming barangay, ang kulturang subli ay talagang pinahahalagahang mabuti dahil naging lifeblood na ito, naging age-long tradition na ng mga taga rito sa amin, ang pamamanata at kanilang debosyon sa aming mahal na Puong Santa Cruz. Dito na ipapakita nila ang kanilang pananampalataya at pamamanata dahil sa kanilang ginagawang yun, in return parang sila'y may mga maliliit na bagay o mga malalaking bagay na nakukuha na kapakinabangan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sir, nabanggit niyo po kanina no, na galing Bawan at Alitagtag itong sayaw ng subli na dala po dito sa inyong lugar sa Agoncillo. So masasabi po natin na ito'y impluensya ng dalawang bayang ito po, ano? Ano po ba sa palagay niyo ang dahilan kung bakit naman buhay na buhay pa rin ang subli bilang isang sayaw ng mga Batanggenyo, particular po sa inyong lugar dyan sa Agoncillo? Dito sa aming barangay, ang masasabi ko lamang, kaya ito hanggang ngayon ay buhay na buhay pa. Dahil dito sa aming barangay, ang samahan ng tao ay napakaganda. Yung community namin, maganda ang galangan ng mga tao sa isa't isa. Maganda ang sunuran. At dahil dito, yung aming mga kabataan, yun ang nakikita nila sa kanilang mga katatandaan. Kaya yung aming kabataan, ganun din ang kanilang mga asal at pag-uugali.
Kaya ako at my end, bilang isang taga rito, nag-volunteer ako to preserve this cultural heritage. Sir, ano po ang nagudyok sa inyo na gawin po yung desisyong iyon na i-push po o i-preserve itong sayaw ng Sublidyan sa inyong lugar at pangunahan po ito o pamunuan? Nakikita ko na ang attendance ng mga manunubli sa amin is dwindling. Tapos yung mga matatanda lang na manunubli ang marunong ng mga kinakanta, mga chinachanting, mga prayers. Itinuturo ng mga matatanda sa mga bata, kaso wala kaming written record, walang kopya. Eh ang mga bata naman, ang mga new generation, ang kailangan nila is yung copy para madali nilang ma-assimilate, maintindihan kung ano yun, at madali nila ding ma-adapt kung ano yung mga kinakantang yung mga chanting na yun. So ang mga matatanda, medyo alam naman ang mga matatanda sa una, karinyo brutal yan. Pagka sinabi na tuturuan nila, eh agad eh, ang kanila iba yung approach nila na hindi nagki-click sa mga bata. So what I did, pina-research ko sa isang grupo dito sa amin yung mga lahat ng mga kailangang records para madaling maituro ko sa kanila kung ano ang mga kailangan para nang sa ganon pag-perpetuate itong aming kulturang ito, which is successful naman. Sir, paano po nagbago o nag-evolve ang sayaw na ito sa paglipas ng panahon? Kahit po yung mismong karanasan nyo dito sa inyong lugar po sa Agoncillo. Ang nakita ko lamang evolvement nito is yung paggamit ng castanets. Because before, during the early days, ang castanets na ginagamit nila is made of bamboo. Ngayon, ang ginagamit na namin is yung wooden castanets, parang Spanish castanets, dahil mas maganda ang tunog noon. It sounds better. Mas malakas. At saka mas joyful ang celebration if you're going to use the wooden castanets as compared to the bamboo. Ayun. Okay, sir. Ano po ang kahalagahan ng pagpapanatiling buhay sa tradisyong ito ng sayaw ng Subli? Napakahalaga niyan. Ang tingin ko napakahalaga para sa aming barangay. Dahil ang sabi ko nga sa iyo earlier, ang mga tao dito sa amin talagang totally and fully embraced nila ang aming kultura. Pag sinabi mo dito na meron ka dito halimbawa ang affair about the poon, about the subli, ang tao talaga is very willing to volunteer. They are there present kung kakailanganin mo ang kanilang tulong. They're very much willing to help. Basta sinabi mo tungkol yan sa poon, lahat ng tao dito involved. Lahat sila involved mo, andun lahat sila talaga. Kaya napakagandang tradisyon dito sa amin na gano'n at naging kultura na nga. At yun ang pinipilit ko talaga na huwag mawala. Na hanggang ngayon naman is na ipagpapatuloy na. Maraming salamat po, Ginoong Jose Mendoza, ang advisor ng Subli Group o Pook Agoncillo. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Natimbog ng otoridad ang lalaking umano'y ng hold-up sa isang pet shop sa Tanawan City, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Timbog sa isinagawang hot pursuit operation ng Tanawan City Component Police Station ang 34 anyos na lalaking residente ng Poblasyon 1 Tanawan City sa Batangas matapos umanong mang hold up sa isang pet shop na pagmamayari ng 43 anyos na negosyante sa Poblasyon 2 ng kaparehong lungsod. Sa investigasyon ng pulisya, pumasok ang suspek sa tindahan ng biktima at nagtanong umano tungkol sa isang electronic money app. Dito na niya tinutukan ng patalim ang babaeng negosyante at nagdeklara ng hold up. Nung mag-okay po itong biktima, naglabas ng kutsilyo. Mm-hmm. Kitchen knife itong suspect at nag-declare ng hold up. Okay. Then, nakuha niya yung pera na kulang-kulang 4,000. Then, sabay, alis na siya ng pet shop. Nang makalabas sa shop ang suspect, dito na raw sumigaw at humingi ng tulong sa mga residente at ilang tricycle driver ang biktima at hinabol ng mga tricycle driver. Kagad ding rumesponde ang pulisya nang magsumbong ang biktima. Naaresto ang suspect na patakas sana patungo sa direksyon ng Santo Tomas City, Batangas, sakay ng kanyang motorsiklo. Sa pahayag ng suspect sa pulisya, sinabi nitong nagawa lang umano niya ito dahil sa hirap ng buhay.
humihingi siya ng tawad doon sa biktima. Sabi niya, pasensya na po, talagang nagipit na lang ako. Kailangan ng pamilya ko, wala akong kailangan kong pera, kaya nagawa ko yung krimen. Naibalik na sa biktima ang mga nakuhang gamit at pera habang nasa kustodiya na ngayon ang Tanawan City Component Police Station ng suspect na nahaharap sa kaugulang reklamo. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang biktima at ang suspect hinggil sa pangyayari. Abiso ng pulisya sa mga negosyante at residente na maging mapagmatsyag sa mga kahinahinalang tao sa lugar upang maiwasan ang kaparehong insidente. Mag-ingat tayo sana yung ating mga establishmento, makakatulong talaga kung may CCTV para mabilis po natin ma-identify yung mga suspect na gumagawa ng gantong krimen. Denise Abonte, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa ngayon walang namamata ang bagyo na posibleng makaapekto sa bansa. Pero maganda pa rin dahil ayon sa PAGASA, posibleng isa o dalawang bagyo ang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Sa karaniwang track kapag Mayo, posibleng tumama yan sa Eastern Visayas, saka tutumbukin ang Southern Luzon. Pero pwede rin itong mag-recurve papalayo sa bansa. Base sa heat index forecast ng PAGASA para bukas, maaaring umabot sa danger level ang temperatura sa ilang lugar sa Southern Luzon. 45 degrees Celsius sa Cuyo, Palawan. 44 degrees Celsius sa San Jose Occidental, Mindoro. Puerto Princesa City, Palawan at Aborlan, Palawan. Habang 43 degrees Celsius naman sa Coron, Palawan. Sa datos naman ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon maliban sa Quezon, Batangas at Mindoro provinces. Hindi pa rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, isang abiso mula sa Prime Water, Batangas City. Makakaranas ng kawalan ng supply ng tubig simula mamayang alas 11 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw bukas, May 4, sa Balagtas, Bolbok at Santa Rita sa Batangas City. Bunso dito ng pagkukumpuni sa 8 inches diameter mainline pipe sa Diversion Balagtas malapit sa Talipapa. Pinapayuhan ng mga residente sa mga nabanggit na lugar na mag-ipon ng tubig bago ang nasabing water interruption. Bentahe para sa ilang nagtitinda ng daing ang mainit na panahon. Ang pagdadaing kumikitang kabuhayan ng ilang residente sa Batangas ngayong tag-init. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sakit man sa ulo para sa marami ang noot sa balat na init na panahon. Bentahe para kina Geraldine at Jabel ang tirik na araw. Mas mabilis silang nakakatuyo ng mga pambentang dried fish o daing na isda. Dahil po pag hindi po binilad po namin yan, masisira po yan. Tuyo-tuyo talaga po yung para hindi po magkaamoy yung tuyo. Ang tuloy-tuloy na pagbibilad ng mga daing, mas nakadaragdag daw sa pagkalutong nito. Isdang tilapia at orales ang pambenta nila. Ang nakasakong daing na isda, galing pa sa Taal, Batangas, ibibilad yan ng hanggang 2 oras. Eh kasi pa pag nadating po yan sa amin, eh hindi pa po ganun ka siya katuyo. Okay. By and sell din naman po yan sa, na nadating sa amin. Pagkatuyo, titimbangin saka irerepak at ibebenta ng 50 hanggang 100 piso kada tumpok. Ang puhunang 5,500 pesos para sa 15 kilos, kapalit ay malinis nakitang mahigit sa 7,000 piso. Tiis at sakripisyong mainitan daw ang kailangan sa negosyong kagaya nito. Kailangan po. Dahil dyan po nakakuha kami pambili ng bigas, gano'n. Tsagaan lang po talaga kasi dyan po kami kumukuha ng pangkabuhayan eh. Kaya, at saka mas ayos naman po yung kita dyan. Sapat na raw ang sikat ng araw kaya hindi na kailangan maglagay ng seasoning o pampaalat sa dried fish. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, abangan si Sparkles E.A. Guzman, Kelvin Miranda at Prince Clemente sa darating na May 9 sa binibining lungsod ng Kalaka, alas 8 ng gabi sa Kalaka City Track Oval. Fill your heart with beauty, mga kapuso. Tara na tunghayan ang binibining lungsod ng Kalaka sa darating na Webes, May 9. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV. www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.